sa Roma 3, G's hanggang 12, ganito ang nakalagay. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, kahit isa. Sa ikalawang Korinto 2:14, ganito ang nakalagay. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila maunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng paraang espiritual. Sa Juan 14:6, ganito ang nakalagay. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang pinakamahalagang karunungan na matatanggap ng tao ay ang malaman ang katotohanan. Ang Diyos ang katotohanan. Sa mundo, araw-araw, kasama natin ang katotohanan. Ang truth, araw-araw, kasama ng tao. Sa bawat problema, sa bawat sitwasyon, sa bawat sirkumstansya, sa bawat ginagawa ng buhay natin, sa bawat ginagawa ng tao, nandun lagi yung katotohanan. Merong katotohanan at lagi yan kasama ng tao. Ang problema, walang naghahanap sa Diyos. Kasama ng tao ang katotohanan, pero walang naghahanap ng katotohanan. Kung mapapansin mo, ang tao laging nakatingin sa horizontal dito, sa abot-tanaw ng mata. Ang katotohanan, pag tumitingala nga ka, ang Diyos ang katotohanan. Kaya lang, ang tao laging nakatingin sa mga bagay dito sa mundo. Kaya napakaraming tao, ang tingin sa katotohanan, itong nakikita dito, sa paligid. Walang tumitingala. Kagaya nung nabasa natin, walang naghahanap sa Diyos. Walang tao na naghahanap sa Diyos. Kaya, ang katotohanan sa maraming tao, ito, yung nasa paligid. Yung desire na malaman ang katotohanan, hindi interesado ang tao. Yung tunay na katotohanan, ha? Yung desire na hindi sila namomotivate na hanapin ang katotohanan. Kaya pag sinabi mo sa isang tao na hanapin mo ang Diyos, wala akong panahon dyan. Wala akong panahon sa Diyos. May panahon sila sa mga bagay na nakikita. Pero sa mga bagay na hindi nakikita, wala silang panahon. Kasi yun lang nakikita nila, ang katotohanan sa kanila. Na ang Diyos laging kasama natin. Pero hindi nila makita ang katotohanan ng Diyos dahil ang nakikita lang nila yung horizontal. Ito lang. Yung paligid. Hindi ang pagtaas. Kaya, karamihan ng tao, iniiwasan ang mga bagay spiritual.
Diba? At karamihan ng tao, hindi naghahanap sa Diyos. Bakit? Kasi, busy na yung dito eh. Puno na yung oras nila sa mga bagay na pansanlibutan. Nakaupo niyo yung punto. Na wala talagang naghanap sa Diyos. Kaya nga madalas mabanggit sa scripture yun. Wala ni isa mang naghanap sa Diyos. Wala kahit isa na naghanap sa Diyos. Kasi bago pa magkasala ang tao, ang utos ng Diyos, hanapin ang Diyos at magpakabanal. Nung magkasala ang tao, nabulag sa mga bagay ng spiritual ang tao. Maliban na ang Santong Espiritu ay tulungan ang tao na hanapin ang Diyos, hindi hanapin ng tao ang Diyos. Kaya nga, unang-unang dapat mangyari, magkaroon ng kaliwanagan ang isang tao para hanapin ang Diyos, para hanapin ang kabanalan. Pero, ang hinahanap ng mga pangkaraniwang tao ay yung benefit ng pagiging maka-Diyos. Ano yung mga benefit na yun? Yung magkaroon ng kaligayahan. Diyos lang kaya magbigay nun eh. Magkaroon ng kalayaan sa guilt nila. Benefit yun eh. Na makukuha mo lang sa Diyos lang eh. Na mapatawad yung kasalanan eh. Yung benefit na magkaroon ng meaning ang buhay. Kaya karamihan ng reliyon, yun yung inaalok lagi. Pag sumapi ka sa amin, magkakaroon ka ng kaligayahan. Pag sumapi ka sa amin, mapapatawad ang iyong kasalanan. Pag sumapi ka sa amin, magkakaroon ng kabuluhan ang buhay. Pero, hindi hinahanap ang Diyos. May reliyon, pero ang gusto lang nila yung benefit. Yung benepisyo na maligaya, kapatawaran ng kasalanan, at kahulugan ng buhay. Pero yung paghanap sa Diyos, ayaw nila. Mapapansin mo yan eh. Kaya maraming reliyon eh. Kasi ang hinahanap, yung benepisyo ng pagiging maka-Diyos. Pero yung hanapin ang Diyos, hindi hinahanap ang Diyos. Kaya nga, sabi ni San Pablo, ganito eh. Ang tao lamang na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ang kayang tumanggap ng kaloob ng Espiritu na mula sa Diyos. Ang tao lamang na may Kristo sa puso ang tunay na naghahanap sa Diyos. Kasi kung wala kang Kristo, hindi mo hanapin ang Diyos eh. Hindi mo hanapin ang kabanalan. Kaya maraming tao, may reliyon pero walang pagbabago ang buhay. Kasi ang hinahanap lang nila, yung benepisyo ng pagiging maka-Diyos. Pero yung pagiging maka-Diyos, pagiging banal, pagiging paghanap sa Diyos, madama ang presensya ng Diyos, hindi hinahanap. Ang hinahanap lang ay ano, yung benepisyo. Yung benepisyo na ulit-ulitin ko, no? Kaligayahan, kapatawaran ng kasalanan, freedom of guilt, at saka rason kung bakit siya nabubuhay. Ang tao lamang na kayang maghanap sa Diyos ay yung nagkaroon ng kaliwanagan. Ang Santong Espiritu nananahan sa Kanya, tumutulong sa Kanya mabuhay na may kabanalan at humahanap sa Diyos. Kasi ang tao, simula ng magkasala, walang kapasidad na mamuhay ng kamay kabanalan eh, nang wala si Kristo sa buhay. Meron lamang utos na hanapin mo ang Diyos. Hindi naman nawawala yung utos na yun eh. Hanapin mo ang Diyos. Diba? Bumagsak na ang tao sa kasalanan, ang utos pa rin ay ano, hanapin mo ang Diyos. Pero ang tao, walang kapasidad na gawin yun eh. Unless tinutulungan ng Santong Espiritu na
mamuhay ng may kabanalan at paghanap sa Diyos. Diba? Kasi kung sa sariling kakayanan lamang, hindi kaya. Kahit alam ng tao, kailangan hanapin ang Diyos. Hindi kayang gawin ng tao dahil wala siyang kapasidad. Pero pag nasa iyo na ang Kristo, meron ka ng kapasidad na maglumakad sa kabanalan at hanapin ang Diyos. Ang Diyos ay totoo. Sa bawat problema, ang Diyos ay totoo. Sa bawat sirkumstansya, ang Diyos totoo. Nandiyan lagi ang Diyos. Sa bawat ginagawa natin, ang Diyos totoo, nandiyan siya lagi. At sa bawat issue sa buhay, ang Diyos totoo, laging nandiyan. Kaya lang, ang tao, ang hahanapin lagi, yung nakikita ng mata. Yun lang po.